tayo ng misua ng patola. So, ganito ang ginagawa ko para matanggal ko yung ibang oil dahil ayokong hugasan yung giniling. Lean ground pork yan. Pinapamantika ko siya. Ng konti lang para mabawasan lang yung oil para sa sabaw. Tsaka yun na, yung dumi. Kung meron lang siyang nahigop o na absorb na germs since ground ito. Grocery naman siya binili, pero just prefer ko pa rin lagi na i-sear siya ng konti. So, ayan, makikita nyo yung mga impurities niya. So, pag ganyan, since sa sabaw ko siya ihahalo, okay na to, hindi ko siya talaga sinisear ng sobra. Hindi ko mapakuluan ko lang ng saglit lang. So, strainer na natin yan para discard na natin yung ayan, may mga oils yan. So, ito yung chicken stock na nilagay ko sa freezer para mahiwalay ko yung oil. Ganito yung ginagawa ko lagi para kahit papaano mabawasan yung mantika tsaka para mas clear yung sabaw. Yan. Ito yung parang chicken oil na to. Galing dito sa chicken stock dun sa native na chicken na pinakuluan ko the other day. So, siya yung gagamitin ko para sa misua. Since hindi tayo gumagamit ng mga pampalasa, so dun tayo sa from scratch. Okay, luto na tayo. So, lalagay tayong konting oil lang. Lagyan natin yung onion. Garlic. Pinakulang ko ng konti. Tapos pinanggalan ko ng oil. Saka yung stamina. Para mas malinis yung sabay. Lagay na natin ito. Usually, pinapakuluan ko ito eh. Kaya lang, yung pagmamadali na, gutom na ang mga amo. Mabilis lang naman tumatunaw. Yan, diretso na siya. Lagyan na natin ang paminta. So, ito lang yung madalas gamit kong kanilog lang. Papatakan lang natin siya ng konting-konting patis lang. Kasing konti lang. Para lang kung padagdag yun. Pero actually kasi ito, malinamnam na to dahil dun sa chicken stock ng native na manok. So, tunawin muna natin nung may yellow kina. Kapon pa kasi ito eh. Sa freezer hindi ko na nilabas. Tunaw na siya. Ilagay na natin yung patola. Patola nga ba? Pag malapit ng maluto yung patola, ilagay na natin. Yung oil ng chicken stock ng native na manok. Tatapon na natin yung discard na yun. Pagka kulang yung sabaw,
iba pa rin talaga yung lasa ng from scratch. Kahit na yung ginisang ampalaya lang, for example, kinakain nyo ng anak ko. Kahit walang ibang pampalasa at kasi plain na karne lang yun. Kahit plain na ampalaya, ginis ako lang sa kamatis sibuyas. Pero ang nilagay ko na medyo bangting pampalasa niya is yung chicken stock, minsan beef stock nilalagay ko. Nagdadabugo sa lababo. Parang nalaw kong alas. Yan lang naman yung niluto ko. Pag plating na tayo, magwawala na si Nday. Yan, lutunan. Hindi na natin siya nilagyan ng patis o kahit ano pa. Kasi na, nakadagdag na ng linang lang yung chicken stock ng native na manok.